Kung bukas na lang po malaman kasi. Abangan niyo po ito kasi pangatlo na aming laban. Magandang laban po bukas na mangyayari. Salamat. Sige. Okay, Mike. Okay, yan po yung mga undercard boxers natin. Sa mga nahuli po, ako po ulit sa Proud Salute. At ito po ang ating mga boxing nila sa undercard. Palakpakan po natin sila! Thank you very much. You may sit down on your tables. It's now time to introduce and to call our main event for tomorrow. Excited ba kayo sa main event? Parang hindi naman eh. Excited ba kayo sa main event? Yun, kahit hindi pa kumain mamaya, dapat mas malakas yan. Tawagin na natin. From Bangkok, Thailand. Sana tama yung pagbanggit ko ng pangalan ha. Dek Tranong, Om Kratok! Dek Tranong, do you have your coach with you? Maybe the coach, sit beside. Palakpakan po ulit natin, straight from Thailand, ang mga Thailand boxers, Thai boxers, malulupin yan. Pero hindi naman papahuli ang Pilipinas. Tawagan na po natin, representing ang Mono Rizal, Denver, the Excitement Coelho! Coach mo. Okay. Saan yung coach ni Sir Denver? Yan ba? Kapiyan mo naman. Malungkot siya. Okay. Tanungin natin ulit. Ano lang, yung unang pananalita lang, yung welcome message, and how did you prepare for this fight, and ano nga pa natin bukas sa laban mo? Subalan na natin sa iyo, Sir Denver. Good afternoon po sa lahat na nandito. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon. Kahit masama yung panahon, iningatan po tayo na makarating po dito ng maayos. At saka matuloy po ito yung promotion. Maraming salamat din po sa promoter natin, kay Sir Brico, kay Sir Darwin, at saka kay Mr. CY. Nag-corporate para matuloy lang po itong laban na to. Maraming salamat din po sa opponent ko, nakarating po dito ng maayos from Bangkok, at saka yung kanyang manager trainer. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa pagtulong sa akin talaga ng isang malaking promotion. Dahil isang break po ito para sa isang Denver Coelho. Kung naalala nyo naman po, siguro matindi rin po yung pinagdaanan ko sa larangan ng boxing. Sabi nga nila eh, kahit anong pagsubok hanggat kaya, ipaglaban natin. Ang isang Manny Pacquiao, 40 years old, bumabalik sa ibabaw ng ring. Sa ganong kayaman na. Pero bakit bumabalik siya? Dahil nga may goal pa siya, may gusto pa siya patunayan. Ganon din po yung isang Denver Coelho. Kaya gusto ko ngayon, sa laban na ito, magandang laban, magandang fight namin ng isang Thai. At saka, hindi lang po itong goal ko na makalaban. Dahil nga, after nito, siguro after mga hindi matapos yung taon na itong may break po ko na makalaban ulit po ng isang world title sa tulong ng mga promoter po natin. Kaya maraming salamat po. Ako si Denver Coelho, Mr. Excited po. Maraming salamat po. At saka magandang hapon po sa inyong lahat. Detrano, English? Say? No? Are you Thai? Sir? Thailand, please. Thank you. May ano ba dito? May marunong mag-Thai? Sir Brico will be the interpreter for the day. Yes! Yan.
His name is Ditranong Ongkratok, no? Siya po ay fighter ng Muay Thai at the same time boxing, no? Si Ditranong ay 60 win, 5 loss ng Muay Thai. And sa boxing naman, dalawang last fight niya, tinalo niya yung national champion ng Japan. And lately, kinakout din niya yung kasama niyang Thai, kaya 2 consecutive win po ang boxer na to. Kaya sa tingin ko, magandang ano to, magandang laban. Ito naman yung coach niya, no? Si Mr. Supanat Chandram. My name is Supanat. I am happy to go to the pain. Thank you. I have a question for you. Coach, you know you're fighting a guy that is world rated for one of the best boxers probably in the Philippines. How did you prepare your fighter for this kind of fight? Ditranok trained hard for this almost 3 months preparation because he is all expecting na ano na balang baka sakali daw kung manalo din siya eh makakalaban din siya ng world championship. Eh ba baka sakali. Ilang taon na sir si Ditranok? He's 24 years old. What kind of fight are we expecting tomorrow for Ditranok? Like, makikipagsabayan ba siya or makikipagboxing? Anong klaseng yung papakita niya? Sana wag siya sumipa ah, kasi yung white tie pala siya. he'll gonna fight amateur style. Ah, okay. Kasi alam niya siguro si Denver may pamatay, no? Katulad siguro doon ang ginawa niya, ano doon, yung kinalaban dati ni Denver sa Dubai, na si Xiong, no? Eh dati kasi si Denver lumaban sa Dubai ng World Championship, unang round bagsak yung kalaban, ngayon ang ginawa ngayon ng Chinese na si Xiong, tumakbo na lang ng tumakbo. No? Eh, yun din ang gagawin daw ng Thai, no? Tumakbo na tumakbo, na sumusuntok. Alright, Denver, para sa'yo, sir. So, alam natin, si Manny Pacquiao talaga kakaiba siya. Diba? Sabi mo kanina, may gusto ka pang patunayan. Pero habang tumatanda ang boksingero, mas nagiging delikado. Yung lalo na yung sa health ng tao. Ikaw naman, medyo siguro nakaipong ka na. Pero bakit? Gusto mo may patunayan, pero bakit tuloy-tuloy pa rin? Hindi ka ba natatakot? Kaya recently lang, may mga boksingero na namatay dahil sa kipagsuntukan. Dalawa yata yung magkasunod. Magagaling at saka bata pa. Eh, yung mas matanda, mas at risk. Ano sa tingin mo doon? So tingin ko naman po, katulad sa amin bilang boksingero, sabi nga namin eh, kahit buhay namin, nakasalalay dyan, lalaban at lalaban kami sa ibabaw ng ring. Kasi ayun po yung goal namin, kahit sabihin natin na medyo may edad na rin tayo, medyo matanda na rin tayo, hanggat kaya ng katawan natin, hinahanap kasi ng katawan natin bilang isang boksingero. Lalo na, katulad yan, hindi naman natin minamaliit na kahit hindi tayo nag-world champion sa regular world champion, naging WBC world champion naman tayo by Silver. Sa akin naman kasi, gusto ko lang din na talagang makabalik ako sa ibabaw ng ring. Gusto ko talaga na yung part ko na isang Denver Quillo is hindi ako mabawon dun sa nung time na yun na nakakalimutan ako ng mga tao dahil dun sa isang injury. Ngayon, bumabalik ako para iangat ko ulit ang bilang isang Denver Quillo sa ibabaw ng ring na talagang full recovery at saka kahit sabihin natin na buhay ang nakasalalay hanggat ang goal mo gusto mo makamit, talagang lalaban at lalaban ka. Okay, ganda. May follow-up ako dyan, sir, Denver. Denver, hindi ko alam kung kailan ka mag-retire, pero pag nag-retire ka, anong gusto mong klaseng, yung gusto mo talaga maabot sa world champion, paano ka gusto mong maalala ng mga boxing industry, mga boxing fans? Ano si Denver Quillo pagkatapos ng lahat? After nito siguro,
sa tulong at awa ng Panginoon sa akin, siguro magiging katuwang ko rin po siguro ang katulad nila Sir Brico, Sir Darwin at saka ni CY na magiging isang promoter manager din ng isang boksingero para makatulong sa boksingero. Kasi ramdam ko rin po yung naranasan ng isang boksingero. Kaya nandun po yung buhay po namin, kaya yun po yung goal ko. Kasi siguro, kung natatandaan nyo, 3 years po ako sa Mexico, siguro lahat ng mga big time promoter doon na nakikilala sa part ng boxing, lalo na sa US, nakikipag-communicate na tayo habang maaga pa. Kaya yun po yung goal ko bilang isang boksingero. Yun, ganda. Magpo-promoter pala sa manager. Speaking of promoter manager, Sir Brico, may tanong ko sa'yo. Sir Brico, matagal ka ng promoter dito sa Pilipinas at paano ba nabuo itong konsepto mo ng showdown in the history in the Philippine showdown at may mga foreign fighters ka pa? Paano mo nabuo itong mga ito? Paano mo pinagkukuhanan yung mga boksingero? Actually, itong showdown na promotion no, is a history in the Philippines kasi first time na maganap ang dalawang heavyweight fight dito sa Pilipinas. Unang fight doon kay Ali dito sa Araneta. Then pangalawa dito sa Davao. Then pangatlo ngayon, pero dito kasi kakaiba dahil dalawa, no? Sa kanila isa. And of course, dahil sa Saigon Sports Club, itong partner din natin sa promotion na to, eh nagkaisa po kami. Kasama ko po si CY, kasama ko po yung Limad Promotion para mabuo tong promotion na ito. Kaya itong laban na to, at least first time din maglaro tayo ng PBF Middleweight Championship na sa suporta po ng ating yung first na matchmaker ni Manny Pacquiao, no? Siya po ang tumulong kay Manny Pacquiao na matagal, si Mang Jimmy Narvaez. Palakpakan po natin. Okay, yun lang po, no? At least sa kasalamat, salamat sa mga suporta. At itong laban na to ay magandang laban para sa lahat. Okay, last, saan mapapanood? Magkano? May ticket ba? Saan lugar? Okay, itong pabuksing na natin na ito, no? It's a free to the public. Kaya lahat ng mga kaibigan natin dyan, lahat ng mga boxing enthusiasts ay pwedeng manood. Libre po ito, walang bayad. Yun. May mga tanong pa ba? May mga tanong pa? Lahat ba ng fighters nandito na? Okay, Sir Denver, baka may sasabihin ka ba? Meron pa ba? Lana? Okay, habang hinihintay natin yung games and amusement board, mukhang nakalimutan nila magdala ng bangka kasi baka sa labas eh. Mga lumangoy. Anyway, just want to make sure that everyone is here. Sabi ng ating manager, tawagin lang po natin kung nandito na. Alam na natin na nandito yung limang matchups, yung five matchups that will be on the main card. But is Edward Mancito po? Nandito po si Edward Mancito. Pakitaas ang kamay. Pakitayo nga. At para makita ng mga tao, si Edward Mancito po ay taga saan ka pa, sir? Wala nakalagay dito eh. 16 wins, 10 loss, 2 draws. Tama? Ang makakalaban niya po ay si Jason Peruela. Nasaan si Jason? Yun. Siguro po, ano? Sir, at tawagin na lang natin, papuntayin natin sa harapan, tapos picture na lang natin habang wala pa yung dalawa matchup. Okay ba yun? Yung dalawa? Okay. May na lang siguro. Sawiin na lang, sawiin. Sabihin na lang. Okay, tawagin ko pa yung iba. Si, ito, nakita na natin si Jezebel at saka si Charmaine Salvador. Si Ador Torres at saka si Benji Suganob. Suganob, nandito po. Ador Torres, yun. Kilala ko to. Si... yung kalaban mo, nasa si Benji, yun. Yan po yung magkalaban, magkalalabanan po nila ay 141 pounds. And thank you, MJ Utuna. Nasaan ka pare? Yun. Ang kalaban niya si Jasper Kaino. Jasper.
Yung pala si Jasper, ina-add ako nito sa Facebook eh. Yun, pare, ikaw pala yun. And, Jetro Pabustan, and Pablito Cañada. Nasaan? Yun. May nagsabi sa akin, maganda daw itong laban na to, kaya abangan nyo rin, ha? Maganda, okay. Fernan Agencia and Genuel Lacar. Lacar. Yun, dalawa. Okay. Harry Omak and Rosendo Otida. Yun, salamat. And Fel Morales and John Mar Vicenio. Sino? Fel? Fel Morales? Yun, nasaan kalaban mo? John Mar, mga mahihiya. Mga boxinger talaga, mahihiya yun eh. Bakit kaya? Mahihiya. Ariel Enriquez, where you at, bro? Yun, Ariel. And Herlan Gomez, saan ka po? Saan ka lang? Yun, magkalaban. And ang huli sa ating fight card, Benjamin Bartolome and Jonathan Almasen. Four rounder, 112. Yun, yung dalawa. Okay. So, habang nakikitay po ulit, gusto lang namin i-acknowledge again ang ating promoter for today, for this event, Darwin Miller Depay, Brico Santig, and Ermelito Nakar Jr. And special thanks to the following people, Games and Amusement Board, headed by Chairman Baham Mitra, Commissioner Edward Trinidad, and Mar Masangib, and Mapiles Realty, Jack Dan Marketing for giveaway product to be given to the boxers, Grand Opera Hotel ang ating venue for today, and Saigon Sports Club, Pinoy Boxing Prodigy, Fight News Asia, Pablo Garcia of Mandaluyong, and Pauka Sports. Live po tayo ngayon sa ating Facebook and YouTube page, pati po sa Boxing Prodigy. So makikita niyo po yung press con and weigh-in, doon po yung video clips. Okay, Sir Brico, anong sunod natin gagawin? Okay, yung mga gab, no, nandito na rin sa Pineda. Siguro in 5 to 10 minutes, nandito na sila. Kaya lahat mga fighters natin, get ready. Ang weigh-in po natin dito sa may, ano, sa may backdrop na yan. Okay? So, relax. Kung gustong umihi, pwede nang umihi. Then, in 5 to 10 minutes, the weigh-in is gonna start. Pahinga na muna. Thank you very much, boxers. Thank you. Thank you, everyone. That wraps up our press conference for today. Salamat. Thank you very much, Highland Boxing, B-Match, and CY. Tama ba to? CY, yes. CY, DY. CYDC. DC, CYDC. Thank you. All the sports, the scrap care guy. Yeah. Alright, kakatapos lang po ng press conference and weigh-in in a while. Dito po yan sa Grand Opera Hotel dito sa Maynila. At tayo po ay pinalad na, uy, masyadong close-up. Paano ba ito ayusin? I-idol ko naman yan. Sinong idol mo? Okay, ayusin. Yun, ayos na. And kasama ko dito. Sir, magkay ka nga sa mga ano lang, live na sandali. Hi! Siya po lalaban po bukas, kalaban niya, Thai boxer. Papakita niya ang excitement ni Denver. Yun, salamat sir. Ayan, dito po yan sa Grand Opera Hotel. Hey! What's up? Idol ko naman yan, idol, what's up? Kumusta po kayo lahat dyan sa mga nanonood? Bukas po, sa Mandaluyong po, magaganap itong laban na ito. At ito po yung mga maglalaban. Press conference. Salamat po ulit, and till next time, Pau Salud Paucast Sports, we're out of here.